yung vermiculture tsaka vermicomposting. Pag sinabi natin vermiculture, yun yung mga laalaga ng bulate na kung saan pinaparami at ibinibenta ito. Pero pagka vermicomposting, yun na yung mag-ano tayo ng mga papagulok ng organic matter para ipapakain sa mga ANC worm para yung tae, yung cast, magawin nating pataba para sa mga halaman. So, mamaya-maya matututunan natin kung paano gumawa ng pagkain ng mga ANC worm, African night crawler. Yun yung ginagamit natin para sa pagpuproduce ng organic fertilizer. So, siyempre, kailangan natin ng vermibed tsaka yung mga substrates na gagamitin natin. Ay, ito po ang ating mga ingredients ng ating vermicompost. Una, syempre, yung ating mga bulate, yung ANC. Ayan. African nightcrawler. Ito talaga yung ginagamit sa pag-produce ng mga, ng organic fertilizer na vermicast na tinatawag. Tinagtad na saha ng saging. Okay. Ito, saha ng saging na ito ay punong-puno ito ng potassium. Tsaka ito naman ay kakawate. Ito naman ay punong-puno ng nitrogen. Okay. Ito yung greens natin. Ito naman yung browns natin. Mga bulok na siya. Yung ganyan na siya. Hindi pwede yung fresh na tae ng baka. Or pwede kayong gumamit kahit anong tae ng hayop na kumakain ng damo. Wag lang yung aso at saka susa. Okay. Ang sukat natin kapag gumagamit tayo ng animal man, no? Specifically sa kalabaw o baka, 1:2 measurement. Halimbawa, ang ginamit natin dito ay balde. So, sa bawat isang animal man, no? Isang balde, so meron tayo ditong dalawang balde ng beans. Optional po ito. Gumabu, halimbawa, ito. Ihatin dito nga kapatid. Pero kami nakahanda dito, unti-unti yung nabubulok, mga dahon, biodegradable. Nakiwa naman sa aming compost pit. Tcharam! Ito ang aming vermicast. Ayan. Ilalagay muna natin yung ground. Ito pwede naman na natin i-mix na kasi konti lang yung ating nakuhang mga so. Ayan ha, ayusin natin ang halo para ma-distribute ang maayos yung ating greens at browns. Okay, yung ididilig natin ay ito yung tubig na solution. Okay. Bakit may imas siya tsaka yung molasses? Para mas mabilis siya ma-decompose. Basa pa siya or tuyo. So, kailangan mamasak-masak siya talaga lagi. Tapos, pag-reach na ng dalawang linggo, start na siyang decompose siya. Pwede na yung bulate ilagay. Pero, check nyo muna kung mainit kasi nagpo-produce to ng ng heat. Hindi pwede ilagay kasi mamamatay yung bulate. Kaya, hihintayin natin yung wala na siyang init talaga. Then, tatakpan siya natin para yung moisture is manatili. Okay, yung mapuproduce na tae nung bulate, yun yung tinatawag nating vermicast. Yun yung gagamitin natin pataba sa mga halaman. Okay, ito yung mga mapuproduce natin sa vermicast. Ready na po siya for harvest. Kita po ninyo. Titit po siya kaya nabubulat. Nagpapapasin nyo yung mga tips pa. Kasi, sisiparate natin siya bago natin kunin yung mga bulat ulit. Tsaka yung kanyang compost, soil, or vermicast.